So ayan guys, magandang hapon na naman sa ating lahat. Ayan, nandito na naman tayo sa ating mga inalagaang baboy. Ayan, yung ating mga gelt, mga inahin. So, update ko po kayo guys sa ating mga baboy. Ayan, dumidi-di na sila. Limang baboy, ayan. Bali, malapit na natin guys iwalay sa kanyang inahin. Bali, 42 days na po yan guys. Dapat nga naiwalay na natin yan. Pero papabutin po natin guys ng 45 days itong mga big na ito bago iwalay natin, para sure. Tsaka ito naman guys ay 20 days pa lang ito guys, yung mga big na ito. Yan. Anim na big dito. Tsaka may mga big tayo na nagtatay. At anuhan po natin kung ano dapat nating igamot sa mga big na nagtatay. Ayan. So ito guys ay sampo. Bali, pang 15 days na po nila nito. 10 days po yan guys. Ayan. So medyo nagtatay guys yung ating mga beef. Pero bibigyan natin yan guys ng lunas. At ipapakita ko po sa inyo kung anong lunas na dapat ibigay sa ating mga beef. Ayan, nag-aagawan. Gagawin sa pagbili. At dito naman guys sa kabila ay siyam na biik. Ayan, medyo malapot din yung kanilang dumi. Ayan, so dun sa kabila maingay, nagagawan mas mabuti. Dito ay hindi pa nag-iingay, hindi pa nagagawan guys. Ayan. So 14 days na po ito guys, itong mga big na ito ay kakapunan po natin yan guys. Hindi ngayon, baka bukas. Yan. Saka dito naman tayo sa kabila. Ayan. 10 big. Bali, 37 days na po ito guys. Malapit na din natin iwalay itong mga bait na ito. Bali, papabutin lang natin guys ng 40 days ito. Bali, 3 araw na lang guys, lilipat na din natin ito, iwawalay natin sa kanyang mga inahin. Kasi malakas na po sila guys kumain ng feeds. Hindi kagaya dun sa kabila, 42 days na ay hindi pa gaano malakas kumain sa feeds. Kaya paabutin po natin guys ng 45 days yung 5 na big doon sa kabila. But ito ay 40 days lang, iwawalay na po natin ito. 3 araw na lang guys. Yan. Bali, 10 sila dito. Saka dito sa kabila ay nag-aantay na lang tayo guys na maglandi ulit. Pag maglandi ito ay pasasampahan din natin kay Cardo. Bali, yung big niya dito ay siyam. Binalay na natin. Andun na sa baboyan, walang amoy. Saka dito din, nagaantay na lang din tayo guys na maglandi din. Bali, anim yung kanyang big. Nandun na din sa baboyan, walang amoy. Nakalagay na po dun. Ayan. So usapan naman tayo guys sa mga big na nag malambot yung kanilang dumi. Ano nga ba yung binibigay nating gamot sa kanila? So kailangan may gamot tayo, may medisina tayo guys na gamot sa mga big na malambot yung kanilang mga dumi. Ayan. So hindi na nagpadidi, tumayo na pati dito kasi maingay. Ayan.
tumahimik na sila pati dito. Dumidi na. So, tapos na tayo guys magpakain sa ating mga inahin. Kaya yung mga beef na yung kumakain. Ayan. Dito naman ay may mga nganak dito guys. Ngayong paparating na October. Bali isa yung mga nganak dito ng October. At pag dating din guys ng November ay may isa din tayong mga nganak dito. Ayan, so sana may mga buntis to. At saka yung isa naman ay hindi pa po natin malaman kung buntis ba o hindi. Wala pa tayong kasiguraduhan. Ayan. Ito yung sinasabi ko na papaabutin po natin guys ng 45 days kasi hindi pa gaano kumakain ng figs. Ayan. So sa ngayon guys ay bali ito po yung gamit namin guys sa pag ano ng mga biik, paggagamot sa mga nagdudumi, malambot yung dumi ng mga biik. Ay ito po yung binibigay namin guys. Ito po guys yung aming binibigay. Ayan, ito po yung gamot na binibigay natin sa mga biik pag nagtatai. Ayan, ito po ay Apralite. Ayan, so napakabisa po talaga ito guys na gamit na Apralite. So ito po yung gamit ko sa mga nagdudumi na mga biik. Saka nandito lang sa likod guys yung kanyang instruction, yung kanyang dosage. Ayan, so magtitimpla lang tayo guys nitong isang sachet na Apralite. Tapos kukuha po tayo ng tubig 40 ml. Ayan, isang sachet 6 gram, at saka 40 ml na tubig. I-mimix lang po natin guys, ihahalo. Ayan. Tapos kailangan maigi po guys yung kanyang kahalo. Kailangan tunaw po yung powder para maganda. Kailangan tunaw na tunaw yung kanyang powder. So sa bawat bake naman guys ay binibigyan ko po guys sila ng 1 ml na Apralite. Ayan. So nakalagay po dito yung kanyang dosage 1 ml. So basahin lang po natin dito guys. Dito po yung instruction kung papaano gamitin itong Apralite. Tapos 1 ml binibigay ko, at saka pag ano na talaga yung biik, pag masyado na talaga nagtatay yung biik, bigyan po natin guys ng 1 ml umaga hanggang hapon. Ayan, umaga hanggang hapon. So I think 5 days na pagbigay ng Apralite para sa ating mga biik hanggang tumigas yung kanyang dumi. Ayan, pag makita na po natin guys na matigas na po yung kanyang dumi ay itigil na po natin sa pagbibigay ng Apralite. So yung ginawa ko dito guys, ito talaga ay masyado talaga itong nagdumi. Itong mga biik na ito, talaga parang tubig na kanila yung, parang tubig na talaga yung kanilang dumi. So nababahala na po ako. Yun. Buti ay nag-ano tayo ng Apralite. So 1 ml yung binibigay ko sa kanila. So tapos 1 ml tapos umaga at saka hapon 1 ml hanggang sa kanyang ano, hindi lang isang araw, dalawa, tatlo, hanggang tumigas talaga yung kanyang dumi. Doon na po ay itinigil natin guys sa pagbibigay ng Apralite sa ating mga biik. So sa ngayon ay medyo malusog na po guys itong mga biik na ito, saka iba na yung kanilang katawan, medyo may laman na, hindi katulad nung una na talagang mapapayat talaga ito.
dahil sa kanilang pagtatae, sa kanilang pagdudumi talaga ay kala ko nga hindi maagapan. Buti na agapan natin, guys. So, Apralite lang, guys, yung ating gamit. Ayan, ito lang po. 1 sachet, 6 gram, at big, haluin po natin, guys, sa tubig, 40 ml, tapos i-mix lang natin, at saka bigyan po natin yung bawat biik ng 1 ml. Ayan. So, yan po yung ating mga biik, guys. So, maraming salamat, guys. Sana po ay may kunti po kayong nakuhang kaalaman sa ibinahagi ko po sa inyo about sa paggagamot sa mga biik na nagdudumi. Ayan. So, thank you sa inyong lahat, guys. God bless po. Shoutout nga pala dyan kay Kuya Ramonis ko. Ayan. Kay Ate Mel Marcres, Ate Marcres. Ayan. Kay Matthew, kay James, John, ayan. Shoutout sa inyong lahat dyan. At saka kay Alex Partners, ayan. Shoutout din dyan kay MPG Mix Vlog. Ayan. Shoutout din dyan kay Mr. Isko Vlog. Kay Lakwatser Magbubukid, ayan. Do It It Channel. Shoutout sa inyong lahat, guys. At saka sa lahat ng mga hagriser dito sa Cagaot at saka sa Salcido Eastern Samar, mga hagriser dyan sa Giwan Eastern Samar, mga hagriser dyan sa MacArthur Eastern Samar, ayan, hagriser dyan sa Tacloban, ayan, Tacloban Lady, ayan, marami pong mga hagriser dyan sa Tacloban Lady, ayan. So, sa lahat-lahat ng mga hagriser dyan, shoutout sa inyong lahat, guys. God bless po. God bless. Thank you po sa inyong lahat.